naniniwala lang talaga ako sa'yo. Ever since nung una pa lang kitang ma-meet, alam ko niya na, ano, na hindi mo iiwan yung customer mo hanggat hindi magiging okay. Yun lang. At saka hindi ka, ano, nananaga sa presyo. Tama lang talaga. Okay. Salamat, madam. Thank you rin po. Power on nito. Oh, TCL siya. At wala akong anong boto. Ah, ito to. Pa-power on natin siya. Deband. Deband 43 inches. Okay. So, iangat natin siya mga ka-ersa. Ayan. So, makikita nyo. Kita ba sa video? Oo. Ayan. Nagpipigil siya. Ayan. So, check natin yung left and right as usual na tawag ito, yung LVDS niya. Okay mga kayar, sa balikan ko kayo, as usual pag-ayos niya. Okay mga kayar, sa so good afternoon uli. So, ito na yung nagpiklikir na TV, deband siya. So, after na matrace natin kung ano yung bad gate signal niya. Okay na siya mga ka-ERSA. So, i-observe natin to mga ka-ERSA ng mga 15 to 30 minutes para kung sakasakali, hindi sana magbago yung image niya at malinis na siya. So, yan mga ka-ERSA. Sa nakikita nyo. Kita nyo ba? Ayan o. So, lagyan na lang natin to ng ano, ng video para makita natin yung kinis niya. Yay! Yung mga ganitong issue mga ka-air sa gagaya ng mga past video ko, yung nag-service kami sa Batasan, ang sinisingil dito ng mga ibang exercise nasa 9. 9,000 kaya natawa ako mga ka-air sa. So, kasi, nga naman, may ano naman sila. Sabay ang exercise niya, badminton. May dahilan naman kasi, kontra magpalit ka ng LCD panel na ganito kalaki, nagkakahalaga siya ng 12K. Mapapa rin ang mukha niya. Parang halos bago na yung ano, yung TV na binili. Anong pinapanood mo sa Netflix? Okay mga kayersa, tatakpan ko na lang to at i-observe natin to. Lagyan natin to ng signal ng video. Okay? Thank you and God bless po sa'yo. Okay mga ka-ERSA, so tayo nagbabalik. Okay na po siya ngayon. At kanina, yung inobserve namin to, medyo nagbiblink siya ng ano konti and then nag-readjust tayo ng bad gauge signal natin sa gate blocking natin at okay na. So hindi na sa akin bago tong lugar na to, no, kasi matagal ko na rin client to si madam at ang una niyang pinagawa sa akin dito yung washing machine niya at napalaban ako ng gusto doon dahil ayaw ko talaga surrenderan as much as possible. Gusto ko talaga original yung board niyang nakakabit, pero later on doon din kami bumagsak at universal boarding kami. So nagagamit naman ni madam ng maayos ngayon. Ang gawa ko ngayon pala dito yung LED lamp na yon, libre na yon. Tapos itong TV at meron tayo doon sa taas aircon naman at pinapakabit ko ngayon kay Robert, nakikita niya yung capacitor na to. So hingian lang natin ng feedback si madam kasi ngayon ko lang siya mahihingian ng feedback sa pagbalik ko dito ngayong Kapaskuhan. Okay, may mensahe ba kayo sa ERSA madam? Umayat na siya mga ka-ERSA. Ano lang, tiwala lang talaga ako sa'yo. Ever since nung una pa lang kitang ma-meet, alam ko na na ano, na hindi mo iiwan yung customer mo hanggat hindi magiging okay. Yun lang. At saka hindi ka ano, nananaga sa presyo. Tama lang talaga. Okay. Salamat thank madam. Thank you rin po. At yan madam, mga ka-ERSA, hindi ako nagbubuhat ng sarili kong upuan at
minsan nga pagka naniningil ako at ano, talaga yung standard na price ko, pag medyo nalungkot yung ano, binababaan ko kasi mas nasasaktan yung damdamin ko. Hindi ko maintindihan. Kaya, so mga future ko, mga clients dyan, huwag naman po yung sagad-sagara na ano, kasi nag-i-invest din po ako ng gasolina, may pinapasado mga tao. Yung sakto lang po tayo, mga future na clients. So, alam ko mahirap kunin yung tiwala ng mga kliyente, pero kung once nakuha mo yan, in-earn mo yan, pinagsikapan mo yan, alagaan mo yan. Okay, thank you mga kaersa at mga kapwa-tech ko dyan. Kayo na pong bahala kung makikinig kayo sa mga payo ko. Tawag nito, okay lang naman kumita, pero hindi naman yung sobra-sobra na masasaktan. Ilagay na rin natin yung sarili natin sa mga kliyente natin. Paano kung tayo ang hindi marunong at nagpapagawa? Ramdaman natin kung ano yung nararamdaman nila. Okay, thank you mga kaersa and God bless.